Ito talagang lumalabas talaga ang totoo na nagkabiglaan ang Tape Incorporated ng mga Halusos at Tito Vic and Joey. Kasi yun na nga yung sinabi ng Tito Vic and Joey nung after 2 days yata o 3 days noong sila ay magpaalam ng May 30, 31. Kasi ngayon, kaya nasabi kong nagkabiglaan, lumalabas na rin. Dati kasi ang sinasabi si Jose at si Manalo, di ba? Si Jose Manalo at saka si Wally ang inuopera ng 2 milyon. Manatili lang ho sa Itbulaga. Huwag sasama sa Tito Vic and Joey. Eh ngayon, lumalabas na pati pala si Alan Kay, pati si May ay kasama rin na inuopera. Okay? Nang malalaking halaga, parang kahit doblehin, inuoper ng mga Halusos para huwag iwan ang Itbulaga. So kaya ko nasabi na talagang biglaan, ibig sabihin hindi nila alam, hindi akalain ng mga Halusos na iiwanan sila ng ganun-ganun lang ng Tito Vic and Joey. Sa kabila ng kanilang ginawang malupit na hindi pag-iere at pinagbawalang mag-live noong May 31. So lumalabas na ngayon ang unti-unting mga katotohanan, maraming speculation after May 31 kung ano talaga ang nangyari. Ngayon nagsasalita na sila. Kasi alam bakit? Siguradong-sigurado na nga po silang babalik sa July 1 eh. Kasi may kontrata na sila sa TV5. Ang Tito Vic and Joey kasama ang Double Cards. So, yun po yun. Kaya hindi mo maitatago na ngayon sa mga interview, may kanya-kanya na silang revelation kung ano talaga ang nangyari before, during, and after. Lalo na po yung after na tila may nanggagapang para sila ay huwag sumama sa nagpaalam na Tito Vic and Joey. So, yun po yung malaking pagsisisi at biglaan na hindi mo inaasahan. Yung Tito Vic and Joey naman, kahit na binigla nila ang pagpapaalam, napabuti. Kasi sinalo ng Channel 5 at ibinigay ang lahat ng suporta ng pangilinan ng group of company. Na itinuturing nga sila katulad ng aking nasabi, ha-partner, hindi empleyado, hindi talent. So ngayon, lumalabas na talo ang Tape Incorporated. Nawalan at natalo ang Halusos family yan ho sa nangyaring ito. Kung paano sila makaka-recover, hindi natin alam. Kasi nga, tulad ng nabalita na, malaki na ang kanilang nalulugi dito sa nakaraang ilang linggo nang naiwan ay itong mga bago sa nalagahawak na itong Itbulagang iniwan. Di ba? Nawala nga yung mga advertisement, sponsor, at iba yung gimmick nila o kanilang content, hindi masakyan o hindi pumatok na katulad ng original na Itbulaga, Tito Vic and Joey. Nakita mo? So, bilib din ako sa mga prinsipyo nung mga Double Cards. Hindi sila nadala sa pera. Kahit milyon ang offer, kahit doble ang offer, hindi sila natukso. Nanindigan sila, Tito Vic and Joey sila. Kaya naman, dinala sila ng Tito Vic and Joey, hindi sila iniwan at sama-sama sila sa TV5 na magsisimula ng July 1. So yan po yung isa sa mga magandang aral dito. So ang mga tao talaga, anuman ang antas ng buhay, anuman business ang kanilang ginagawa, mahalaga may prinsipyo. Di ba? Hindi sa pera, hindi sa kung anong material na bagay. Ang prinsipyo hindi na babayaran, hindi yan na walang halagang malaking pera yan. Ang prinsipyo, madadala mo yan at sisikat ka at tatangkilikin ka. So ni isa sa mga original na kasama ng Tito Vic and Joey, hindi natukso sa pera. Yan ang nakakatuwang ibalita dahil sabi nga nila, ang mga artista, pera-pera. Pag malaki ang offer at inoperan, kahit ano papasukin dahil trabaho-trabaho. Nakatulad ng sinasabi ng mga nagmamahal at sumusuporta dyan sa mga naiwan sa Itbulaga, na Channel 7. Na hindi mo masisisi mga batang yan, trabaho lang. O de pera-pera lang pala sila. O itong original, hindi nakuha sa pera. Kahit dinodoble pang offer, hindi sila natukso. Yun ang magandang panghawakan. Anumang business, anumang antas, inuulit ko, ng buhay sa politika, sa business, at legitimate business, o kung anuman, pag may prinsipyo ka, malayo ang mararating
at tatangkilikin, susuportahan. Ayan po yung napakaganda. Di ba? Okay. At dumako naman tayo dito ho sa isyo tungkol sa sports tulad ng NBA. Naku, nagsalita na si Green, yung power forward ng Golden State Warrior. Abay, ayaw pala niya kay Chris Paul na kinuha ng bagong manager nila na makakasama nina Curry at iba pa, Thompson. Kaya nga dalawa na yung point guard na veterano, si Curry at saka Chris Paul. Pero yung pala, si Green, hindi siya kontento. Actually, hindi daw niya gusto ang style ni Chris Paul. Ayun, ang matindi. So baka mapilitan talaga siya kumalis. Kaya nga yung balita ni isang araw, tinanggihan niya ang $27 million na kontrata. So noon ay wala pa si, hindi pa pumutok ang balitang si Chris Paul ay sasama sa kanila. Ngayon, nung pumutok na yung Chris Paul ay sasama sa kanila, lalo nang naging makatotohanan ang kanyang pwedeng pag-alis. Maliban lang kung i-opera siya ng mas malaki, pero nahingi yata ng $100 million. Wow! So ayan po ang nangyari. Sa LA naman, LA Lakers ang pinag-uusapan natin ay tulad na sinabi ko, kahit na medyo mabagal ang management na kumuha sila ng mga bagong players, pero tuloy-tuloy. May kinukuhang mga bago, may kinukuhan ng mga veterano, so basta kung ano ang makakatulong. Palagay ko mas maganda yan, may veterano na mga players at may mga bago. O undrafted players, mas nakaka, may chance silang mag-improve yan katulad ni AR, Austin Reeves, na undrafted after 2 years, aba, pinag-aagawa na ng mga teams kasi maganda ang ginawa sa elimination at saka po yung playoffs. Talaga naman kakaiba, parang veterano ang galaw at performance. Yun ang inaasahan ng Lakers management na hindi sila makikipagsabayan doon sa nakaraang draft. Isa lang yata nakuha nila, number 17, pero dalawa ang kinuha ng bago. Ayun. Kahit yung ibang team, ganun din po. Ang Boston nagpalakas, ang Miami nagpapalakas. Aba, si Lillard ng Portland, mukhang may tampo na. Mukhang ayaw niya sa Portland. Ah, may galit pa yata. Dahil kasi, yung mga asset nila, aba, pinapalit sa iba. Ay, alam mo, si Lillard ay nakakaedad na rin. Gusto niyang magkaroon siya ng chance ang mag-champion din, natural. Eh, hindi naman ho yata na ibibigay yung suporta ng management. Kaya ngayon, naghahanap na siya. Gusto nga magpunta ng LA, gusto magpunta ng Miami, at kung saan-saan. Eh, kukunin yan. Medyo malaking gastos nga lang, malaking sweldo niyan. Pero kahit saan team, kukunin yan kasi magaling po na player yan. Point guard, shooting guard, at ibang klase mag-3 points ang mamang yan. Diba? Yun po yun.